29 ng Agosto, Sabado, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Herodes ay nagpahuli kay Juan at ikinaden na ito sa kulungan. Dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe, pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo pwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid." Talagang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin. Iginagalang nga ni Herodes si Juan, kaya pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos makinig kay Juan, gayon may gusto pa rin niya itong marinig. At nagkaroon ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya. Pagpasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasihan naman sa kanya si Herodes. Sinabi ng hari sa dalagita, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na kalahati pa ng aking kaharian." Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" At sumagot naman ito, "Ang ulo ni Juan Bautista." Agad niyang pinunta ng hari at sinabi, "Gusto kong ibigay mo agad sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha." Nasaktan ang hari dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita, ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya inuutos ng hari sa isa niyang gwardiya na dalhin ang ulo ni Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan, inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo, ibinigay sa dalagita at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Iginagalang nga ni Herodes si Juan dahil itinuturing niya itong mabuti at banal na tao, kaya pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos makinig kay Juan, gayon may gusto pa rin niyang marinig ito. Naging tau-tauhan ng Imperyo Romano si Herodes na naghari sa Israel. Gumawa siya ng kanyang sariling mundo at namuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Hiniwalayan niya ang kanyang kabiyak, isang dayuhang prinsesa, para pakasalan si Herodias, na nooy asawa ng kanyang kapatid. Tinuligsan ni Juan Bautista ang maling relasyon sa pagitan ni Herodias at ng hari. Sa pananaw ni Herodias, isang balakid si Juan Bautista sa kanyang mga ambisyon, kaya't inasam niyang mawala ito sa kanyang landas. Iba naman ang pagtingin ni Haring Herodes kay Juan Bautista. Naakit si Herodes sa mga salita ni Juan. Madalas na dumadalaw si Herodes kay Juan dahil natutuwa siyang makinig sa mga salita ni Juan, bagamat nalilito rin siya. Inuusig ng kanyang konsensya si Haring Herodes ang tinig ng kanyang budhi na nagtuturo sa kanya ng tama at totoo. Hindi niya maaaring sisihin ang dalagang mananayaw na kinalugdan niya. Hindi rin niya dapat sisihin si Herodias na humingi ng ulo ni Juan Bautista nang unay nagdalamhati si Herodes dahil sa alok na ibinigay niya sa dalaga. Ngunit pinili pa rin ni Herodes na pakinggan ang sasabihin ng madla sa halip na pakinggan ang kanyang konsensya. Pagsasagawa. Ako pa ba ay tapat sa aking paglilingkod sa Diyos at sa kapwa?